ma-identify niya naman siguro. Then what? Sabi nila, according to some religions, the Holy Spirit is the active force of Jehovah. Si Jehovah ang Diyos. Si Jehovah ang Almighty God. Si Jesus ang Mighty God. And the Holy Spirit is the Mighty God. And the Holy Spirit is not God. The Holy Spirit is the active force of Jehovah. In the Old Testament, Jehovah means Yahweh. In Hebrew and Tagalog din, Yahweh is God, Elohim. He was called with many names, Elohim, El Shaddai. Pero isa lang yun. That God is the same God who came to earth in the person of Jesus Christ. Pero sa paniniwala nitong mga to, iba si Jesus, iba si Jehovah. Si Jehovah lang yung almighty, makapangyarihan, all-powerful. Si Jesus, powerful lang. And then, itong Holy Spirit, power lang siya. Hindi siya God. Okay? Yun yung turo nila. Ang turo naman ng isang reliyon, si God the Father lang ang God, si Jesus hindi God. Tao lang siya. Pero special siyang tao na wala siyang kasalanan. Actually, doon palang may contradiction eh. Lahat ng tao ay nagkasala, ang sabi ng Romans 3:10 and Romans 3:23. And fall short of the glory of God. Kung tong Jesus na to tao, ay dapat makasalanan to. Hello? Sabi nila, hindi sa Diyos, pero hindi rin sa tao. Eh, ano yun? Hindi Diyos, hindi tao. Alam mo, may kanta doon sa ano, yung sila Tito Binigjoy. Diba? Aswang ang tawag dito, pinagsamang paligi at tao. Alam niyo yan, kanta yan? Ito, si Jesus, sa kanila, alien. Hindi Diyos, hindi tao, in between, ano tawag dito? Alien. Alien ba? Kasi? Ang gulo ng turo. If you are not God, then you are human. And if you are human, then you are sinner. For all have sinned. Kaso ang turo, hindi siya God, tao siya, pero sinless. That's impossible. Jesus is sinless because He is God in the flesh. Ang tatay niya, hindi si Joseph. Nabuo siya na walang sexual contact na isang simple man. No? So, this religion, sabi nila, hindi tao, hindi Diyos si Jesus, lalo ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay puwersa lang. Okay? So, pag gumamit tayo ng English, pag sinabing he, ano yan? Babae, lalaki, o bagay? He is lalaki. She is? Babae. Pag it, hindi kain ha, IT. Bagay, anything that is not person, anything that is not human. Pag sinabing puwersa, anong tawag mo sa puwersa? He, she, or it? Energy. Ang tawag doon neuter. Feminine, she, masculine, he. Neuter is it. Pag hindi siya female or male, it. Maliwanag? So ang sabi nila, the Holy Spirit is force. Kaya nga, ano yan yung Star Wars? The Force. The Force be with you. Okay? So doon yata nila kinuha yan. Ngayon, kung ang Holy Spirit ay force, ang tawag sa kanya ay he, she, or it. Ano? It, di ba? Okay, so tingnan natin. Based sa ating paniniwala, tayong mga Christian, biblical, Bible-based, believing Christian, the Holy Spirit is the third person of the triune God. May God the Father, God the Son, si Jesus yun, yung anak na bumaba sa lupa, nagkaroon ng butot lang man, katawang tao, ay by the way, meron pala isang religion, bago kayo tuloy yun, na ang paniniwala nila, for you to become perfect God, kailangan sa ibang planeta ka nakatira, spirit being ka, and then pagdating mo sa earth, nagkaroon ka ng body, and then nung namatay ka, naging spirit ka ulit, so you will become perfect God. Kaya si God the Father daw, dati nakatira sa ibang planet, bumaba sa lupa, nagkaroon ng katawan, naging Diyos siya ngayon, superhuman. And then si Jesus ganun din, may body, the Holy Spirit, no body.
Okay? So hindi siya fully perfect God. Si Satanas, spirit din, walang body. Kaya parang nagkakamukha lang sila. So itong mga religion na to, yun yung mga turo. So yung tanong ko, ano religion na yun, mamaya, ibubulo ko sa inyo. So God the Father, God the Son, Jesus Christ, and God the Holy Spirit. Doon sa triangle na yan, equal lang sila. Si Father, si Son, si Holy Spirit, they have the same capabilities and power. Hindi inferior yung isa, hindi superior yung isa. So the Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God, pero ang sabi dun sa kabila, dun sa circle, the Father is not the Spirit. And the Spirit is not the Father. The Son is not the Spirit. So ito po yung doctrine ng Trinity. The word Trinity, you cannot found in the Bible. But the essence is there. Ngayon, sa turo naman ng oneness, they believe in the Father, Son, and the Spirit, but they are the same. Okay? They are the same. Sa Trinitarian, they are not the same. Ang kagandahan lang doon, naniniwala sila na mayroong ganitong tatlong persona. Isang Diyos, hindi tatlong Diyos, naguguluhan yung mga ibang religion, lalo na yung mga Eastern religion. Tingnan nyo, kayo nga, Diyos nyo tatlo eh. May Diyos kayong Ama, may Diyos kayong Anak, may Diyos kayong Espiritu Santo. Eh kung may Diyos Ama, dapat may Diyos Ina. Yung kaninang religion na binanggit ko, na yung Holy Spirit walang body, therefore hindi siya fully perfect God, nagtuturo sila merong Mother God na nakatira sa ibang planeta. Yung mga namimigay dyan ng leaflets. Kilala mo ba si Mother God? Sa India, na nag-aaral kami sa seminary, may nagtuturo doon na isang professor namin na tinuturo mo niya. Masyadong masculine bias ang Bible. Kaya you can call God as Mother. Kaya ba ganun? Huwag kayo mag-aaral sa theology pag mahina utak niyo, bababa niyo kayo. So, eto. Magkaiba sila, hindi sila iisa sa function at sa ibang bagay, pero iisang Diyos sa tatlong persona. Kaya sabi ng isang quote, if you will try to understand Trinity, you will lose your mind. Gusto niyong mawalan ng utak, mabaliw? Mag-aralan niyo ng suto, araw-gabi. Ito na lang isipin niyo, huwag na kayong mind. If you will try to understand in detail the Trinity, you will lose your mind. But if you don't believe this teaching, you will lose your soul. Sabi niya. So, we will not go deeper to this. May mga training tayo sa leadership, dyan niya ituturo. So, start with, the Holy Spirit is a person. Hindi siya it, hindi siya she, hindi siya Mother God. Ang tawag sa Holy Spirit, He. John 14, 15, 17. Pwede niyo po bang pakibasa para makapagkapi naman ako? Sige, basa. Basa niyo naman. Okay, John 14, 15 hanggang 16 about the Holy Spirit ang topic. At marami pang mga chapters sa Bible. Dito, sabi ni Jesus, ang topic natin na nakakaraan is love, forgiveness. If you love me, you will keep my commandments. The evidence that you love God is you obey. The problem is, without the Holy Spirit, we cannot obey God. That is impossible. Christianity is impossible without the Holy Spirit. Kaya nga, dinugtong agad niya, and I will ask the Father, and He will give you another helper. The word helper sa Greek ay paraklit. It means support, to go along with you, advocate. Pag may atraso siya yung attorney mo. At marami pang iba. So I will give you another advocate, helper, paraklit, or parakletos, to be with you forever. Nasasama sa inyo hanggang dulo, hanggang wakas. Even the Spirit of Truth. Sino yung ipapadala niya? Yung Spirito ng Katotohanan. Kaya nga, Holy Spirit, iba-ibang tawag. The Spirit of Christ, the Spirit of Truth, the Spirit of God. Basta may word na Spirit, siya yun.
whom the world cannot receive. The Holy Spirit hindi kayang intindihin ng mundo. Kaya nga sabi nila, puwersa yan. Kapangyarihan lang yan ni Jehovah. Parang electric lang yan. Parang kuryente lang yan. Kapangyarihan yan. Parang gasolina lang yan. Pero ang sabi dito, the Spirit of Truth whom the world cannot receive because it neither sees Him nor knows Him. You know Him. Ang tawag sa Holy Spirit, Him. Ano yan? Feminine, masculine, or neuter? Him. Ano? Masculine, lalaki, he, him. She. Babae, di ba? Her, babae. Pero ito, him. For he dwells with you. In the Old Testament, until the time of Jesus, the Holy Spirit hindi nakatira sa loob ng tao. Nasa labas. Pag siya gagawa ng himala at kapangyarihan, i-anoint lang yung tao. Ang tawag sa Old Testament, the hand of the Lord, the Spirit of the Lord was upon him, upon David, upon Moses, upon Elijah. The Holy Spirit go along. He dwells with, hindi in. Okay? Ang Holy Spirit nandiyan na, Old Testament pa, hanggang panahon ni Jesus. Kaya lang, nasa labas, kumikilos sa'yo, pansamantala, He will give empowerment para to accomplish something, kagaya ni Samson, nila Gideon in the Old Testament, pero hindi nakatira sa loob. Ang kaibahan ng New Testament, ang Holy Spirit wala na sa labas, nasa loob mo na. Hello? Kung naalala nyo, nagturo ako last year, yung kinanta natin, you are not alone, yung go, yung coming home. Actually, nung umuwi ka kay Lord, si Lord umuwi din sa atin. Tumira sa atin para hindi ka na malayo. Naalala nyo yun? Ang kausap. Sagot naman. Naalala nyo last year? Nasa sobrang pagmamahal ni Lord sa atin, ayaw niya na tayong malayo ulit, makatakas ulit. Hindi na siya sumusunod. Tumira na siya sa loob mo. Kaya whatever happens si Lord, nasa iyo. Parang walang pasasalamat ng mga mukha nito. Ganun ba na sa akin? Hindi ko yata siya pinayagan ha. Andiyan siya, nakatira sa loob mo, sa loob ko. Kaya sabi ni Jesus, He dwells with you. Now, He dwells with you. Pero, pag akyat ko sa langit, babalik siya dito sa lupa, or hindi na siya mananatiling kakalat-kalat lang, lahat ng tumanggap kay Jesus, tinanggap yung Holy Spirit. Kaya sabi niya dito, He dwells with you and will be in you. Tingnan niyo yung word, in, sa loob muna. Okay? Pero the point is this, He is not it. The Holy Spirit is He. Masculine, Him. The Holy Spirit has emotion. Saan ka naman nakakita ng gasolinang nasasaktan? Nakakita na kayo ng kuryente na nagdadamdam? Yung kuryente namin nagdamdam, kaya namatay yung ilaw namin. Kung kapangyarihan nito, marunong ba itong magdamdam, magalit? Ang Holy Spirit nagagalit, nasasaktan, nalulungkot. Nakakita kayo ng kuryenteng nalulungkot? Ay, nalulungkot yung kuryente natin, kaya yung ilaw gumagano. Ano yun? Nag-bowling si San Pedro, kaya may gulog, ganun mga tiyori. Uy, yung ilaw, nalulungkot yung kuryente. Yung gasolina ko, hindi umaandar yung sasakyan ko. Ang bagal, siguro yung gasolina ko matamlay. May damdamin yung gasolina? Yung puwersa, may damdamin? Lahat ng neuter, walang damdamin. Pero lahat ng person, meron. And the Holy Spirit has emotion. Ephesians 4:30, matapos banggitin yung lahat ng isang tambak na nakalista na kalokohan doon, kasama yung galit, kasama yung hindi magpapatawad, kasama yung maraming mga bagay-bagay na sinabi ni Paul, huwag niyong gagawin ito. Kasi pag ginawa niyo ito, you will grieve the Holy Spirit. Kaya ang sabi niya, do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. Pag binasa niya yung mga nakaraang verses dito sa Ephesians 4, karamihan doon kasalanan at maling attitude. Alam niyo, pag nakagawa ka ng kasalanan, sino nakagagawa ng kasalanan dito, tapos ang saya-saya niya, tapos niya. Siguro, during mong ginagawa, masaya ka. Pero after mong ginawa yung kasalanan, masaya ka pa rin. Taas ang kamay. Sino naman sa inyo, wala nagtaas ng kamay. Sino naman sa inyo, during the session ng kasalanan ginagawa niya, siguro nag-e-enjoy siya, magkahalong enjoyment and conviction.
Pero matapos niyang gawin yung kasalanan niya, guilty, malungkot, taas ang amay. Uy, anak kayo ng Diyos, yung iba, hindi nagtaas ang amay, kanino anak kayo? Pag ikaw gumawa ng mali, nalungkot ka, anak ka ng Diyos. Bakit ka nalungkot nung gumawa ka ng kasalanan? Bakit? Sige, tanungin mo, bakit nalungkot ka nung gumawa ka ng kasalanan eh, samantalang nung ginagawa mo yun, enjoy na enjoy ka? Bakit? The Holy Spirit inside of us nalungkot. Mararamdaman mo yung lungkot ng Holy Spirit sa mali mong ginawa, kaya pati ikaw malungkot na rin. Kaya nga, pag ikaw tama ang ginagawa mo, ang saya mo, di ba? Because the Holy Spirit is happy. Pero pag mali ang ginagawa mo, nasasaktan ng Holy Spirit, malungkot ang Holy Spirit, kahit anong gawin mong magsaya, ang hirap gawin kasi yung nakatira sa iyo, malungkot. Yung Diyos na nakatira sa iyo, the Holy Spirit, malungkot. Kaya kung gusto mong sumaya buhay mo, huwag mong palungkotin ang Holy Spirit. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong palungkotin. Saan mo din yan narinig mo? Tuloy. Huwag mong palungkotin ang Holy Spirit. Matthew 12:31. Therefore I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven people, but the blasphemy against the Holy Spirit will not be forgiven. Nakakita na kayo ng kuryente na numinura mo, tinalsikan ka ng kapangyarihan niya. Ha? Meron ganun? Nakita na kayo ng gasolina nung minura-mura mo, nag-blasphemy ka, isa kang gasolina, walang hiya, walang kwenta, ang pangit mo. Biglang tumalsik sa mukha mo yung gasolina, lumaban. May ganun, wala? Sa comedy lang, sa multo lang siguro may ganun. Sa totoong buhay, walang ganun. If the Holy Spirit is a power, a force, He is not a person, He don't have emotion. And kahit mura-murahin mo pa yan, walang mangyayari sa'yo dahil hindi yan gagante. Kahit pa magwalwal ka, hindi yan malulungkot kasi yan ay neuter. Kaso, ang sabi ng Bible, the Holy Spirit is grieved, the Holy Spirit is blasphemed. At pag ito ginawa mo, walang forgiveness. So therefore, He is not a force, He is not a power alone, He is a person. Okay? Then, the Holy Spirit is literally God. Merong kwento dito sa Acts chapter 5. May nag-donate ng ari-arian, binenta yung ari-arian para tumulong sa mga pangangailangan ng church. Nung binenta nila yung ari-arian, binigay nila yung certain portion. Okay, binigay nila yung certain portion, pero may tinira sila. Pero, nung binigay nila kay Peter sa Roman Apostles, ang pinapalabas nitong mag-asawang ito, si Ananias at si Sapphira, na binigay nila yung buo. May masama ba doon sa ginawa nila? In the first place, kanila yun eh. Pwede naman nilang ibigay kalahati lang. O one-fourth lang. Nasa sa kanila yung discretion doon. Decision. Pero ang ginawa nila, binigay nila siguro 3/4, tinago yung 1/4, pero nag-pretend, nagpanggap na binigay lahat. Okay? Nagpanggap na, oh yun na lahat eh. Ang nangyari, sabi ni Peter, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? Bakit pinuno ng demonyo yung sinungalingan ng puso nyo na nagsinungaling kayo sa banal na spirito? Tapos namatay itong si Ananias. Agad-agad. Pag nangyari ito ngayon, no? Nagbigay ka ba ng tithes? Oo. Oh, bigla ka namatay. Bakit? Nung sabi ko, puno siguro ng bangkay itong SM, no? Ito nangyari ngayon, ubos ang miyembro ng mga churches. Dumating yung misis, si Sapphira. Ah, saan yung mister ko? Ayun, binubuhat ng mga kakera group niya, patay. Tandaya eh, nagkunwari. Tapos sabi ni Peter, kasampat ka ba? Hindi pa nagsasalita, tumba, patay din yung misis. Sabi niya, you have not lied to man, but to God. Kanina sila nag-lie to the Holy Spirit. Diba? Verse 3. Nung dinugtungan na ni Peter, sabi niya, hindi kayo nagsinungaling sa tao, sa Diyos. So, tinutukoy niya, sino? The Holy Spirit is God. Okay?
Kaya nga, sabi natin kanina, the Holy Spirit has emotion because He is God. Ramdam na ramdam mo to. Pag ikaw hindi masayahing tao, ibig sabihin ng Holy Spirit sa iyo, hindi masaya. Kasi ang Holy Spirit, He is, sa Old Testament, the anointing of oil is the anointing of joy. The spirit of rejoicing. Kaya nga pag ikaw gumawa ng mali, di ka sumusunod sa Bible, nalulungkot yung Holy Spirit sa iyo, at ramdam mo yon, hindi mo magawa magsaya. Pag ang Holy Spirit sa loob mo hindi masaya, hindi mo magagawang magsaya ng totoo. Pwede mo pikiin yung saya konti, pero pagkatapos ng lahat ng activities mo at celebration, malungkot ka pa rin. Sasaya ka lang pag ang Holy Spirit nasa sa loob mo masaya. Ngayon sa katabi mo, sasaya ka lang ng tunay pag yung Holy Spirit na nasa loob mo masaya. At sasaya lang siya kung sumusunod ka sa tama. Sino gusto sumaya dito? Tasa mo. The oil of gladness. Sundin niyo ang Holy Spirit. Huwag kayong matigas ang ulo. Sumunod kayo kay Lord. Amen. Masaya, maging masaya. Malungkot, maging malungkot. So the Holy Spirit is God. Now, the Holy Spirit is equal to God the Father and the Son. Hindi sila may mataas, may mababa. Pantay-pantay lang sila when it comes to kapangyarihan and attributes of a God. Number one, He is eternal. Pakibasa niyo ulit. Hebrews 9:14. Okay, sabi na Hebrews 9:14, God is eternal. Okay? The God the Father is eternal, ibig sabihin walang hanggan, walang simula, walang wakas. He is self-existent, walang lumikha sa kanya. Alam niyo, ang hirap intindihin ng Diyos. Kaya huwag niyo na lang pag-iisipin ang mga ganun. Saan galing ang Diyos? Kung may tatay, dapat may nanay din, no? Baka maging kulto lang kayo sa kaiisip. So, God is self-existent. Nagmula siya sa wala, nanggaling sa sarili niya. Wala siyang wakas, walang simula. He is eternal. Ganon din ang Holy Spirit. How much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without blemish to God. May templo dito sa Israel na kung saan yung mga dugo ng hayop ino-offer ng high priest sa loob para mapatawad yung mga taong lumalapit at yung buong bansang Israel. Pero sabi dito, si Jesus Christ, sa pamamagitan ng eternal spirit, inoffer yung dugo niya dun sa langit para Himself without blemish to God, purify our conscience para malinis yung ating puso, konsensya at lahat na from dead works to serve the living God. Para tayo makapag-serve kay God, kailangan merong offering. At ang gumawa nun, ang tawag ay eternal spirit. So the Holy Spirit is eternal. Next, may basa ulit. Psalm 139:7-10. Kakasan. Next Sunday, may libreng almusal po para malakas kayo magbasa. Gutom kayo eh. Okay, the Holy Spirit is equal to God, the Father, and the God, the Son, in His omnipresence. He is omnipresent. Okay, the Holy Spirit is omnipresent. Si God the Father, kahit saan ka magpunta, andun siya. Kung saan may langit, may Diyos. Kahit wala pang langit, may Diyos. Okay, ang God the Father, nandun siya sa lahat ng dako. Si Jesus na umakyat sa langit, the same thing, kahit saan siya, nandun siya ngayon. Nandito sa akin si Jesus, nandyan ba sa inyo? So, nandito siya sa akin, nandyan din sa inyo. Kung ikaw lumabas doon, nandun din ba si Jesus sa'yo? So, ang dami namang Jesus. Kaya pag bata ang nagtanong, may Jesus ka? May Jesus din ako. Ang dami, Jesus, ilan ba Jesus? Kaya yung sagutin yung mga anak nyo, ng ilan ang Jesus? Ilan ang Jesus? Marami o isa? O, paano may Jesus ka doon? May Jesus din kami rito. Because of His omnipresence. Ibig sabihin ng omni sa lahat, all. Present means
Walang absent. Wala kang late eh. Lagi siyang nandyan kahit saan ka magpunta. Now, the Holy Spirit has the same power to be present anywhere, everywhere, anytime. Sabi ni David, where shall I go from your spirit? Saan ako tatakas na wala ka dun? Wala yung spirito mo. Or where shall I flee from your presence? Saan ako tatakbo para matakas ako presensya mo? Old Testament to ha, ang Holy Spirit di nakatira sa loob. Pero hindi pa makatakas si David. Ang sabi ng Holy Spirit sa kanya, hindi kita tatantanan. Imagine mo yan. Eh, how much more today? Ang Holy Spirit wala sa labas, nasa loob. Paano ka pa makakatakas? Sabi mo sa katabi mo, kalapitin mo, wala kang kawala. Hindi mo matatakasan si Lord. Kahit anong magawin mo pagwawalwal, babalik at babalik ka rin sa kanya. Dahil ang sabi ni Lord, hindi kita tatantanan. Hindi kita iiwanan. Pahihirapan mo lang buhay mo pag di ka susunod. Hindi ko makakatakas kay Lord. Old Testament pa lang, hirap ng takasan, di lalo ngayon sa New Testament. If I ascend to heaven, you are there. Sa langit, nandun ka. If I make my bed in Sheol, kahit sa libingan, kahit sa impyerno pa, you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, kahit sa dulo ng daigdig, ng dagat, even there your hand shall lead me and your right hand shall hold me. So therefore, the Holy Spirit is God because He is omnipresent. Kahit saan nandun siya. He is omnipotent. Luke 1:35, and the angel answered her, okay, Mary, the Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. Ang kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos, the Holy Spirit, bababa sa iyo. Therefore, the child to be born will be called the Holy, the Son of God. Mabubuntis ka. Pagbaba ng Holy Spirit sa iyo, yung kapangyarihan na iyon dadaloy sa katawan mo at magkakaroon ka ng anak. At yung anak na yan ay anak ng Diyos. Okay? So He is omnipotent. He is omniscient. Pag sinabing omnipotent, all-powerful. Pag sinabing omniscient, all-knowing. Alam niya lahat. There is nothing or anything that you will do na hindi niya alam na gagawin mo. At walang bagay na nagawa mo na hindi niya alam na nagawa mo na. Ang nakakalimutan lang ng Diyos ay yung kasalanan na pinagsisihan mo. Na pag tinanong mo siya, Lord, na alala mo pa ba yung atraso ko sa iyo, hindi niya yon maalala. Or pinipilit niyang huwag alalahanin dahil love keeps no records of wrong. Bakit may record pa rin? Burahin niyo na yung record. Every day magbura kayo ng record, ha? Delete ng delete. Yung camera ko sa sasakyan, delete, delete. Tapos bago ulit. Tapos bura ulit. Okay. These things God has revealed to us through the Spirit. Yung previous verse, verse 9, no eyes have seen, no ears have heard, no mind has ever conceived the things that God prepared for you. Ang daming inanda si Lord sa'yo, sa akin, na hindi kayang isipin ang utak mo. Dahil pag inisip mo, mamamanga ka, talaga Lord, makakarating ako doon. Talaga Lord, mapapangasawa ko to. Talaga Lord, ganito mangyayari sa buhay ko. Talaga Lord, pag pinakita ni Lord yun, masyashock kayo. Imagine ninyo kung ano yung mga narating nyo ngayon na dati hindi mo maiisip na pwede palang mangyari. Marami pa. More things. Sabi dito, many more. No? Hindi naisip, hindi nakita, hindi na pangarap mo. Pero sabi dito, these things God has revealed to us through the Spirit. For the Spirit searches everything. Alam ng Spirito lahat. Even the depths of God. Alam nyo, kami na mga nagtuturo, preacher, teachers, even yung mga Bible study leaders, supposed to be. Nakakunin ka kay Lord. Kaya magugulat ka, yung simpleng verse, nabasa ko na yan eh, bakit iba yung sinasabi niya? Bakit may bago siyang binabanggit? Bakit kaiba yung intindi niya doon? Kasi ang nakakaintindi ng malalim, ng mga revelation, ng Bible, eh yung Diyos. At ang mag-iinterpret na to, yung Spirito ng Diyos. Kaya kung wala kang connection sa Kanya, ang basa mo lang sa Bible, pahapyaw, paimbabaw. Literal lang ang naiintindihan mo, yung mababaw lang naiintindihan mo. But if you are connected with the Spirit of God, you will know the deep things, even the depths of God, for who knows a person's thoughts except the spirit of the person. Meron tayong spirito, nakakaalam ng pagkatao mo, yung spirito mo.
Kaya nga pag espiritu mo malungkot, malungkot ang itsura mo. Okay? Pero sabi dito, which is in him. So also, no one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God. Ang nakakaintindi ng utak ng Diyos, Espiritu ng Diyos. Kaya kung may mga bagay ka gustong itanong sa Diyos, be connected with the Holy Spirit. Doon pumapasok yung mga revelation. Doon pumapasok yung mga guidance, instruction. Kaya pag nakakonek ka sa Holy Spirit, parang nakakonek ka na rin. Parang yun, di ba? Sabi nila, pag malapit ka sa kusina, ano ka? Ibig sabihin, lagi ka nagtatrabaho. Nagugas ang pinggan. Ganun ba yan? Pag ikaw lagi malapit sa kusina, malapit ka sa kainan. Di ba? Busog ka. Ang daling dumampot. Pag may nagluluto, tikim. Wala na kasi ang naiwan dyan. Panay-tikim ka eh. Pag malapit ka sa Holy Spirit, malapit ka kay Lord. Alam mo kung anong meron siya. Alam mo kung anong gusto niya. Alam mo kung anong plano niya. So, it is important na magkaroon tayo ng right relationship with the Holy Spirit. So the Holy Spirit is equal to God the Father and God the Son. Sabi ng Matthew 28:19, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kung sila magkakaiba at hindi sila pantay ng posisyon, dapat in the name of the Father muna and of the Son konti and the Holy Spirit siguro. Hindi, ang nilagay, pantay-pantay sila. So there is only one God in three persons. Salangan Diyos, tatlo persona. Hindi tatlo ang Diyos sa tatlo persona. Isa lang. Maliwanag? Now, we'll move on with our lives because the Holy Spirit in me ang topic natin. Introduction pa lang yan. Ngayon, magsimula tayo. His work in saving the unbelievers. Pag sinabi ko unbelievers, hindi ito yung mga atheist na hindi sila naniniwalang may Diyos. Pag sinabi natin unbelievers or non-Christian, ito yung may religion na sila. Pero pag tinanong mo, ikaw ba ligtas, hindi makasagot ng oo. Ano yung may katabi mo? Ligtas ka ba? Pupunta ka langit pag namatay tayo na yan, sabay. Pag yan hindi makasagot, hindi yan Christian. Dahil ang totoong Kristiyano, pag tinanong mo, ligtas ka? Yes, niligtas ako ni Jesus. Pupunta ka langit pag namatay ka? Oo. Si Jesus ang daan, katotohanan ng buhay. Pinatawad niya ako sa kasalanan. Pag sinagot sa iyo, hindi pa ako mabait eh, hindi Kristiyan yan. Dahil kung kasalanan na gagawa, hindi yan Kristiyan. Yan ang tinutukoy ko ang believer. Yan yung tinutukoy ko ang non-Kristiyan. Hindi, may religion ako eh, naniniwala kay Kristo. Wala akong pakialam kung naniniwala kay Kristo. Tinatanong ko, ligtas ka ba? Dahil pag di ka ligtas, di ka Christian. Kinabahan ko yun. Tawag ko lang sa church. Oh, piyerno ka kasi pag di ka Christian. Di ka pasok ng langit. Kasi pagiging Kristiyano, hindi religion. Pagtanggap kay Jesus ng buong buo bilang Panginoon, tagapagligtas, pagsisisi ng kasalanan at pagsunod. So pag sinabi kong unbelievers, ito yung mga hindi ligtas. Ano man ang relihiyon mo, kahit dito ka pa sa church. That's supposed to be, pag dito ka sa church at patagal ka na, alam mo na to. So ang trabaho ng Holy Spirit sa isang taong hindi ligtas, hindi tunay na Christian, ganito. At dito tayo lahat nagmula. Una, the Holy Spirit's work in salvation. Yung mga nagsishare, yung mga nag-i-invite, na nabibwisit na sa kanila mga ini-invite, na napipiko na bakit ang hirap niyong yayain, ang tagal niyo paulit-ulit, nilibre ko na kayo sa lahat ng mga fast food. Wala pa rin, hindi sa mga restaurant naman. Iabuso na yung mga yan, hindi. So why these people are so difficult na maganda yung layunin mo, dalahin sa church, dalhin kay Lord? Ayaw! So let's see how it works, the process. The proseso kung paano nasisave ang isang tao. Kung paano ka nasave, kung save ka. Una, the Holy Spirit moves in the life of unbeliever pag merong nag-pray na believer. Okay? Kaya it is a must na bawat totoong Kristiyano dito, sa church na to, merong kalistahan ng mga pangalan ng mga mahal mo sa buhay, pamilya,
kaibigan, katrabaho na pinagpipray mo from time to time, Lord, I pray, masave to, makakilala to sa'yo. Hindi lang religion, kundi relationship. Walang pagkilos ang Holy Spirit na gagawin sa buhay ng isang unbeliever pag walang believer na nagdasal. Tanungin mo yung katabi mo, may pinagdadasal ka bang mga unbeliever? Tanungin mo at kailangan niyang sumagot. Bastos yung hindi sumasagot, ha? Sagutin mo, may pinagpipray ka ba? Meron, wala? Pag wala, magsulat ka na pagkatapos nito. Minimum of 5, pataas. Kahit 10. Sabi doon sa Romans 8:26-27. Likewise, the Spirit help us in our weakness, for we do not know what to pray for as we ought. But the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words. And he who searches the hearts knows what is the mind of the Spirit. Because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. Minsan dasal ka lang ng dasal, blah blah blah. Ang haba ng prayer mo, wala namang kwenta because hindi naman pala yun yung gusto ni Lord. But the Holy Spirit pray through us according to God's will. Maraming will si Lord. And one of the main will of God is nakalagay dun sa 1 Timothy 2, for God's will for all men is to be saved. Makakilala kay Lord, maligtas, mapatawad ang kasalanan, makapasok sa langit pag namatay. So ang unang dasal na dapat nating dasalin, kaligtasan ng tao. Kaya hindi pwede na Kristiyano kang sinabi o tinawag pero wala kang pinagpipray na unbeliever. Doon pa lang may problema ka na. So when you pray for someone, the Holy Spirit moves. Okay? Sa Acts 7:16, habang binabato si Stephen, nagdasal. At sa bunga ng kanyang dasal, may naligtas na mama ang pangalan Saul. Si Saul. Na later on, naging Apostle Paul. And he turned the world upside down, the Greco-Roman Empire. No? Grabe itong mamang to. Because of someone, of somebody na nagdasal para sa kanyang kapatawaran at kaligtasan. Naalala ko lang, no, okay na nakakilala kay Lord. Siguro nung maatin kami sa Baptist, Burins Baptist Church, nung mga maliliit kami, Sunday School. Doon pa lang may nagdasal na sa akin. Nataniman ako. Tapos lumaki ako. Lumaki naman talaga ako. Kasi iba, nasabi nung maliit pa ako, eh ngayon maliit. Nung bata pa ako, di ba? Ganun dapat yung usapan. So ako naman lumaki. Nung maliit pa ako, naka-attend ako 7 years old. Okay. And then, naging adik, naging loko-loko. Pero may dasal na nagdasal sa akin noon. Siguro bandang at the age of 19, 18, nag-high school ako. May mga nakakasama akong Christian na pag nakikipag-riot ako, sila yung nagbibit-bit ng gamit ko. Siguro, pinagdadasal din ako. Tapos, nung nagtatago-tago na ako sa Baguio, sa Camp 8 sa Kenan Road, doon sa club bar ng uncle ko, may namimit din ako mga customer na Christian, pero nagiinom para lang ako masyaran. Kaya kailangan, siguro sabi ko, ang daming nag-pray, may nag-pray dito, may nag-pray doon, lahat ng prayer mo, paunti-unti man yan, iniipon ni Lord para sa taong yun. Alam mo yun? Kaya nga, huwag kang mapagod. Kunyari, pinag-pipray mo, hindi na save. Mali mo sa ibang lugar, masave. Save pa rin. Kay Lord pa rin yan. Huwag kang magsawang magdasal sa mga tao. So, ano nangyari? Yung mga prayers na yun, kinolekta ni Lord, kaya ako na-save. Okay? So, first, the Holy Spirit will move if somebody will pray for the person. Okay? Yun yung first thing. Somebody must pray. The Holy Spirit will move. Okay? Number two, He arranges a situation conducive for softening the heart of the unbeliever. Pag pinag-pray mo yung isang tao ngayon, kakilala mo, kaibigan mo, magulang mo, kapatid, anak, katrabaho, ang Holy Spirit gagawa ng mga senaryo at mga sitwasyon o pangyayari, okay, para yung taong yan, lumambot yung matigas na ulo at puso. Ang titigas ng ulo, niyayaya natin, di ba? Tagal ko na pinag-pray, niyayaya ko, pag may pagkain, sasama, pag wala, hindi. Oo, tapos pag oras na, wala, daming palusot. Ganun talaga eh. Pray
pray more. Kaya nang sabi ko lang, pray more. The Holy Spirit needs to move. So anong gagawin ng Holy Spirit? Gagawa ng senaryo. Ganito pa si Lord. Pag pinagpipray mo yung tao na gusto mo masave, the Holy Spirit is gentle. Ayaw niya na magulo at maingay dahil simbolo siya ng kalapati. Hanggat maaari, kukunin ka ni Lord ng Holy Spirit sa maayos na paraan para ka maligtas. Pag hindi ka makuha sa maayos na paraan, sa pangit na daan, sa mahirap na paraan, pwede kang i-allow ni Lord na magkaroon ng mabibigat na problema, mahihirap na sitwasyon, para yung lumambot yung puso mo. Para wala ka ng makapitan, kundi siya lang. Pag matigas ang ulo ng isang tao, niyayaya natin, nakakatakot siya. Kasi sigurado, kukunin pa rin ni Lord yan, ililigtas pa rin kaya lang sa hindi magandang paraan. Kaya paalalahanan niyo yung mga yun. Alam mo, mahal ka ni Lord eh. Gusto ka niyang kunin sa maayos na paraan. Pero pag ganyan katigas ulo mo, nakakatakot. Baka santong paspasan na yan. Nakatakot. Sa totoo lang, maraming naligtas lumapit kay Lord dahil nagkaroon ng crisis sa buhay, di ba? Kaya ganun si Lord eh. Pag di ka makuha sa maayos, crisis. Matinding problema para ka lumapit. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kung hindi ka pa lumalapit, ayusin mo ngayon na. So ito nangyari. Kay Paul, kay Saul, nag-create si Lord ng situation ito. Habang pinapatay nila itong si Stephen, the first martyr, they cast him out of the city and stoned him, and the witnesses laid down their garments at the feet of a young man named Saul. Naalala ko lang, nung nakikipag-rumble ako doon sa Quirino High School, na yung gamit ko, yun nga, yung dalawang born again, isang babae, isang lalaki, tagahawak. Doon ko nilalagay yung gamit ko, parang si Saul lang, no? Doon nilalagay yung pabaliktaran lang. So lahat ng gamit na pumatay kay Stephen, sa paanan nitong batang-bata pa noon na si Saul. Siya yung leader ng mga mamamatay tao. And while they were stoning Stephen, he prayed. Nag-pray si Stephen, kaya na importante may nag-pray. Lord Jesus, receive my spirit. And falling to his knees, he cried out with a loud voice. Kasama ng prayer niya, ano daw? Lord, respahan mo sila. Ganun ba? Ano prayer niya? Ano daw? Lord, do not hold this sin against them. Para sinasabi ni Stephen, Lord, patawarin mo sila. Di nila alam ang kanilang ginagawa. Huwag mo silang gantihan, Lord. I want them to be saved. Yun yung essence nitong prayer na to. And when he had said this, he fell asleep. Pag Kristiyano, namamatay, tulog lang daw, sabi ni Lord. Kasi gigising din. So, in this situation, nag-create si Lord ng circumstances sa buhay ni Saul na narinig niya, tindi nito, ginulpi na namin, binugbog namin, pinagbabato, pinatay. Tapos, sasabihin niya, Lord, huwag mong pagbayarin sa atraso. Patawarin mo sila. This is the powerful testimony of a Christian. Maraming sinusunog si Nero nung panahon na yon na sila ay naghahari sa Rome. Pinapakain sa leon yung mga Christian, sinusunog ng buhay. At habang sila ay sinusunog ng buhay, ang lumalabas sa bibig nila, nagpipreach sila ng love and forgiveness. Tayo hindi pa sinusunog ng buhay, no? Sinusunog pa lang ng circumstances, nagwawala na talaga tayong lahat. Sila, antindi ng witness. Patawarin mo sila habang pinapatay sila. The same powerful message narinig ni Saul. Alam niyo, pagdating ng Acts chapter 8, 7 to, di ba? Lalong nagwala si Saul. Pinagpapatay niya yung mga Kristiyano hanggang nakarating siya ng Damascus. And in the road of Damascus, inaresto siya ni Lord. Pero sa loob ng puso mo, kung ikaw yung killer, tapos sinabi nung pinatay mo, patawarin mo sila, alam mo anong mangyayari sa iyo? Pagtulog mo kinagabihan ng iyon, anong naaalala mo? Anong naalala mo? Ba't ganun yung tao niya? Tapos nakikita ko pa yung mukha. Sabi doon sa Bible, mukha siyang anghel nung pinapatay nila. Yun lang, katutulog. Di ka makatulog. Nakikita mo ang mukha ni Stephen, mukha anghel. Tapos nakangiti sa'yo, I forgive you, I forgive you. Nababangungot ka, tapos ang bangungot mo, I forgive you. Tapos para mapagtakpan yung guilt, yung conviction ng Holy Spirit, papatay ka pa uli. Tapos naalala mo naman si Stephen habang papunta ka ng Damascus, Syria. Alam niyo, may nangyari kay Saul nung araw na to. Namatay si Stephen,
Pero unti-unting nabuhay yung patay ni Spirit of His own. In the process of time, na-save itong tao ito because of the circumstances na inalaw ng Holy Spirit na maganap. Kaya tandaan nyo, lahat ng pinag-pray nyo masisave yan. It's a matter of time. Huwag nyo lang tatantanan talaga. May araw din niyang mga yan. Yung pinaghirap kayo sa kaki-invite, pinahirapan kayo, pag sila naman ang naging Christian at sila ang nag-invite na, oh! Mararanasan din nila yan. Kasi ganyan din ako, hirap ako invite eh. Nung ako naman nag-invite, nahirapan din ako. Pero hindi ako sumubok. Kasi alam ko, pinahirapan ko rin yung mga nauna sa akin. Kaya sabi ko sa katabi mo, huwag ka susubok. Ganun talaga eh. Para tayo naniligaw dito. Okay, so gagawa si Lord ng sitwasyon para yan lumambot. So, may nag-pray, kumilos ang Holy Spirit para gumawa ng sitwasyon. Pangatlo, the Holy Spirit will convict the unbeliever of his her sin through sharing the gospel. John 16:8. Sabi dito, when he, the Holy Spirit, comes, he will convict. The word convict kasi, napaka-negative ng word. It is used for convicting a criminal. Kaya minsan ang interpretasyon ng mga Christian dito sa word na convict, he will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Medyo magulo ang interpretasyon ng mga Kristiyano dito. Pag sinabing word na convict is to convince. Patunayan. Ang trabaho ng Holy Spirit, yung mga denial people na di naman ako makasalanan kagaya ng iba eh. Nagsisimba din naman ako eh. Tumutulong din ako eh. Ang trabaho ng Holy Spirit, pag nagpe-pray ka, yung nagmamagaling, nagmamabait na yan, kinakausap ng Holy Spirit through the preaching of the word na alam mo, makasalanan ka. Lahat tayo makasalanan. Yung iba, magnanan, oo, makasalanan ako, pero hindi fully convinced sa puso niya makasalanan siya. Pero the more you pray, the more na nakakarinig yan ng preaching about salvation, the more yan na nakukonvict, nare-realize mo, oo, sama ako talaga. Hanggat hindi dumating yung tao sa punto ng sama-sama ako, hindi yan masisig. Hindi masisig. Pag sinabi, hindi, okay lang ako, hindi naman ako gaya ng mga yun. Gumagawa ako ng mali, pero nagbabayad naman ako sa kasalanan, hindi yan masisig. Pray more. Pag yan taong yan dumating sa wala na siyang kwenta sa sarili niya, ang dumi-dumi ng tingin niya sa sarili niya, na-convict na talaga siya, na-convince na talaga siya yung makasalanan, masisig niya. Dapat dumating yan taong yan sa puntong nakita niya talaga ang sama ko. The Holy Spirit will convict the world concerning sin, yung unbeliever na yan. Iko-convince. Hindi magkakaparehas itong righteousness and judgment sa isang tao, ha? Kasi kung the word convict is to convince, parang ganito, itong unbeliever na to, kinonvince ko siya, makasalanan siya. Kinonvince ko din, righteous siya. Pwede bang righteous ka na makasalanan ka? Ha? Hello? Ang daming Christian nagkukod, Lord, you will convict the word of sin, of righteousness and judgment. How you will connect the three? Kinonvince mo ka siyang sinner, tapos kukonvince mo, alam mo, righteous ka, pero sinner ka, ha? Labo nun. Magkakaiba po ito. Ang conviction of sin para sa unbeliever, ang conviction of righteousness para sa Christian. Okay? Kasi, tingnan nyo, ha? Yung conviction of judgment para sa demonyo. Concerning sin, because they do not believe in me, the word faith is convinced. Fully persuaded, being convinced. So, concerning sin, kaya kinonvict yung believer ng sin kasi hindi sila naniniwala kay Lord. Concerning righteousness, because I go to the Father, kayo namang mga Christian, you must be convinced that you're righteous because I go to my Father and the Holy Spirit will reside in you. Yung nagpapatunay na banal ka, maniwala ka, makonvince ka, hindi ka makasalanan na. Hindi ka na dapat magwalwal at mabuhay sa dumi. Dahil ang mga Kristiyano, hindi bagay na mabuhay sa karumihan. Kaya makonvince ka na ikaw ay matuwid. You are the righteousness of God in Christ. Eh, hindi. Senior din ako eh. Imagine mo na makonvince ka sa sin mo eh, Christian ka. Convincedo ka pa rin na sinner ka. Kaya nga, ganyan buhay mo. Sinner ka pa rin until today. Ang pinupunto ng verse, kayo mga sinner, kayo mga unbeliever, be convinced, be convicted, sinner kayo. Kayo na mga Christian, be convinced, be convicted, righteous kayo. Hello? Kasi marami nagkukot ng verse na ito, convict the word of sin of judgment. Ay,
Diyos ko, magkakahiwalay ito. Hindi ito para sa isang tao. Any judgment? Para kanino? Patulayan mo, i-convince mo na dapat ka i-judge. Where? Concerning righteousness, because I go to my Father, you will see me no longer. Concerning judgment, because the ruler of this world is judge. The word judge is crisis. Patungkol to sa demonyo. I-convince mo na demonyo dapat talagang parusahan. So, huwag niyong pagduktukin yung tatlo, okay? Ang righteousness para sa Christian. Conviction of righteousness. Ang conviction of sin para sa unbeliever. Ang conviction of judgment para sa demonyo. Maliwanag. Lord, convict us with... Then we pray tayo, convict us our sin and righteousness and judgment. How you will connect the three? Magkakaiba yan. That's not for one person, that's for different group. And we're talking about the unbeliever. The Holy Spirit will convict the unbeliever, they are sinner. Next week, the Holy Spirit will convict you, Christian, that you are righteous. Hello? Parang ano kayo nanguluhan. Romans 10:17, consequently, sabi ng NIV, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Ang faith dumadating para maligtas ang tao, dapat ang mensahe hindi about idolatry. Dapat about the death of Jesus, the love of God. Pag ito naririnig, ito yung gospel, the word about Christ, yung tao nakakatanggap ng faith at ang meaning ng faith sa Bible is being persuaded, being fully convinced. Naririnig niya, alam mo, mahal ka ng Diyos pero makasalanan ka. Oo nga, naiintindihan ko na dahan-dahan, ilang buwan, ilang taon, naiintindihan ko na, convinced na ako, tanggapin ko na si Lord. Kaya nga yung mga nagsishare, nag-i-invite, hindi po ganito kadali. May process. So, ang pinapaintindi ko lang sa inyo ngayon, maintindihan niyo yung proseso. Okay? Tapusin natin ito, dalawa na lang. So, ang trabaho ng Holy Spirit, pag may nag-pray, kumikilos siya doon sa tao. At ang Holy Spirit gumagawa ng mga senaryo at sitwasyon para itong taong ito, makorner niya, lumambot ang puso. And ang ginagawa ng Holy Spirit sa pamamagitan ng pangangaral ng gospel, sa Bible study, sa care group, sa Sunday service, lumalambot yung puso niya dahil nagkakaroon siya ng faith. Nakukonvince siya na tama nga, mahal ako ng Diyos kahit makasalanan ako. Pag-apat, He glorifies and guides them to Jesus. Ang trabaho ng Holy Spirit, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. Who is the truth? John 14:6. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. So yung truth na to, ang Holy Spirit, trabaho niya, idala yung tao kay Jesus. Pag may nagpipreach, kinoconvict, kinakatok yung puso ng unbeliever na yun, tapos si Jesus, pinapakita ng Holy Spirit sa kanyang spiritual na mata, yan, He will not speak of His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will declare to you the things that are to come. He will glorify me, sabi ni Jesus. Ang tinataas ng Holy Spirit si Jesus, yung salvation. For He will take what is mine and declare it to you. Kung ano yung ginawa ni Jesus sa cross, yung kamatayan niya, ipinapakita doon sa unbeliever na yun, habang nakikinig siya, kumikilos yung Holy Spirit sa kanyang spirito, sa kanyang utak. And it takes time. Mahaba-habang proseso po ito. And lastly, He regenerates. Ililigtas niya yung tao yun na pinag-pray mong sinimulan. Ano yung regenerate? Ito yung sinasabing born again. Sige, pakibasa niyo po. 1, 2, 3. Okay, dyan na lang. John 3:3. Verse 1, sabi ng John 3 verse 1, merong isang pare na ang pangalan ni Nicodemus. Hindi siya ordinaryong pare, siya po yung may posisyon. Sabihin natin, hindi siya obispo.
Pumunta siya kay Jesus gabi. Bakit? Baka makita siya ng parishioners niya. Sabi, oh, si Father, pupunta, nagtatanong sa karpintero, hindi alam pumasok ng langit. Pari pa naman. So pumunta tong paring ito gabi para walang makapansin at makakita. Lumapit kay Jesus, ang tanong niya, paano papasok sa langit? Pero bago pa siya makapagtanong, nakatanggap na siya ng sagot. Kasi paligoy-ligoy pa siya, sabi niya, alam ko, ikaw ay teacher na galing sa Diyos, sabi ni Jesus agad sa kanya. Hindi pa natutuloy yung tanong, Jesus answered him, truly, truly, sa katotohanan, ito yung totoo, twice, sinasabi ko sa iyo, unless one is born again, you cannot see the kingdom of God. Pag di ka born again, di ka papasok na namin. Pagtanong sa Nicodemus na pare at bispo. Sabi ni Nicodemus, paano yun? Paano ang isang taong matanda na ipapanganak ulit, babalik ba siya tiyan ng nanay niya? Tatawa kayo, pero siya talaga seryoso yung tanong niya eh. Ang sagot ni Jesus, Jesus answered, truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, the word water is word of God. Sa Ephesians 5, we are cleansed by the water, by the word. Yung simbolo ng word of God is the water. Kaya nga, maboborn again ng isang tao, makakakilala kay Lord, maliligtas pag nakakarinig siya ng gospel. Okay, first, makarinig ka ng gospel. Mahal ka ng Diyos, namatay siya sa krus sa'yo, kahit makasalanan ka, tanggapin mo siya. That's the gospel. And then, you are born by the word of God, the water, and the Spirit, Espiritu ng Diyos. Habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, yung Holy Spirit kumakatok sa puso mo. Totoo yan, maniwala ka, tanggapin mo. Be convinced, be fully convinced, be persuaded, be convicted. Kumikilos ang Holy Spirit, kaya mahalaga may naririnig sila. Kahit ayaw umatin ng Bible study, pilitin mo, makarinig lang, tapos. Kaya tayo nang umulit. Kasi kailangan nilang makarinig. Kahit ayaw nila. Because the Holy Spirit is persistent. Kakatukin sila ng kakatukin. Huwag kayong susuko. Ayaw man nila, pero ang mahalaga makarinig sila. Okay? Mahalaga may nagpipray at may nakikinig, naririnig na message from the Word of God. So ang sabi dyan, he cannot enter the kingdom of God. Hindi siya papasok ng langit. That which is born of the flesh. Kung ikaw pinanganak lang sa laman, nag-birthday ka, physical, kung yan lang ang birthday mo, hindi ka papasok ng langit, kahit anong religion mo. Kailangan may birthday kang spiritual. And that is born again, sabi niya dito. And that which is born of the Spirit, ang pinanganak po, yung spirito mo na namatay dahil sa kasalanan. Kaya ang born again, hindi religion. Ang born again ay pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ang Holy Spirit sa puso mo. Yung spirito mo nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan, mabubuhay. Ang pinanganak, hindi yung laman, kundi yung spirit. And because your spirit is alive, you can connect to God because God is spirit. Ang taong patay yung spirito, kahit anong pang religion pasok, hindi makakunik kay God. This is born again. Kaya hindi grupo. So, do not marvel, sabi ni Jesus. Okay? What I say to you must be born again. Huwag kayong magtaka, kailangan nyo talagang ma-born again. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo talaga ma-born again. Ang choice. Gusto mo pumasok ng langit. The wind blows where it wishes and you hear its sounds, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is to everyone who is born of the Spirit. Ang born again, nagugulat ka, hindi mo alam kung ano nangyayari sa loob niya kasi spirito yung kumikilos. Pero nagbabago siya, bumabait. Dati ang sungit, dati lagi ka inaaway, dati ang damot, kaya ang bait niya. Ano yung katabi, bumabait ka. May nangyayari, pero hindi mo nakikita kung bakit. The same thing sa taong na born again. Magugulat ka na, oh, ano nangyari sa'yo? May lagnat ka ba? Di ba? Yung mga ganong biruan. May nangyari kasi sa Lord. That's the work of the Holy Spirit. And lastly, sabi ng Titus 3:5, niligtas tayo ni Lord. He saved us not because of the works done by us in righteousness. Hindi tayo naligtas dahil mabuti tayo, mabait tayo. Walang naliligtas kabaitan dahil na tayo makasalanan. We are not saved by righteous deeds. But according to His own mercy, naligtas tayo sa awang habag grasya ng Diyos. At nangyari yun, by the washing of regeneration, ito yung born again, nahugasan yung kasalanan mo, pinatawad, nilinis ng dugo ni Jesus, the regeneration and the renewal, na bago yung puso mo, yung spirit mo, by the power of the Holy Spirit.
So this is the process paano maligtas yung mga tao na yun din yung nangyari sa atin. Somebody must pray. The Holy Spirit will move, gagawa ng mga senaryo at mga sitwasyon. Pag hindi makuha sa maayos na usapan, sa mahirap na paraan, ma-born again lang yan. Kukonvict siya, makasalanan ka talaga. Yung diskarte mong kano, hindi na uubra ngayon, kailangan mo si Lord. So pag na-convict yan, na-convince yan, makikita na ngayon yung kadakilaan ni Jesus na namatay sa krus, and then, ma-born again yung tao. This is the process. Yung mga nag-i-invite, yung mga nagdadala kay Lord ng tao, ito yun. Matagal ito. Kaya huwag kang magsawa. Yung mga nag-share sa akin nung una, walang napala. Yung nag-pray sa akin, walang napala. Nung nag-edad na ako, mga 15, si Ocho, may nag-pray, may nag-invite, walang napala. Pero nung 21 ako, tumanggap ako kay Lord. Ngayon, hanggang dito, nag-dilig ko kay Lord. Pwede ikaw yung nagpanim, ikaw nag-pray, iba umani, okay lang sa langit, may commission kaya. Kaya nga tawag sa posisyon ng gospel, the Great Commission. May commission ka sa langit. Amen? Tayo.